At yung 4 bulbs na mahirap kasi 4. Ito yung bolt-on na, 4 bulbs, pero kailangan mo pasukatin lahat. And yung valve spring, kailangan tama kasi masyadong matigas yung free niya. So may mga nilagay tayo dito na angkop para sa kanya, para magtagal naman kahit paano yung setup. Yung cam niya, XR-Man 2.5 na. So kahit anong XR-Man 2.5 na racing cam, pwede mo na ilagay dito. Hindi pa kayo. Papay mo ko sa bubaw. Di tulo nyo. Nanibara kay inay man. Spray naman ako nina. Ambot na sa mga A few moments later. Buwasan pa natin yung piston kasi sobra pa talaga siya. So, konting tip mga do. Kailangan matibay sa pang motocross or pang enduro trail na motor ay connecting rod dapat matibay, crankshaft dapat matibay, head mo dapat matibay din, tsaka yung cam sang ring. Pati ito, piston, dapat matibay yung piston and yung cylinder liner dapat matibay kasi para kinamusukol sa Tagalog ulit. Para lalaban siya sa matinding init na paano mo gagamitin yung motor. So, liner na to ay nire-sleeve lang. So, yung may-ari na nagdala ng liner dito. Dapat matibay to. So, isang sa nakita ko, wala siyang crosscut. Para sa akin, mas maganda pa rin may crosscut. Kasi dun naiiwan yung oil na maglulubricate sa liner mo. So titignan pa natin if okay ba siya. Aantayin ko na lang yung update ng customer. If hindi ba siya nag-overheat, hindi ba siya nagsabog yung compression. Yun lang yung aantayin natin. So ikakabit na natin to. So ayun, yun yung mga components na dapat matibay. Black, liner, piston, head, cam, and syempre yung crankshaft natin na buo dapat matibay. Pinalagay na ni Kuya Artel yung mga piston rings. Piston. Huwag niya mamatayan kung may kamsi doon niya. Hindi lang, kulong natin yan. Balon pa ito. Balon pa ito. Maybe make one.
2,000 years later. So ayun mga do, nagawa na namin at yun, irurutis ni Kuya Arteng. So ito na mga do, ito yung nangyayari sa mga motor na damper lang, kaya sobrang lakas ng makina, ayun, wala na, hindi na na-reflect na yung tama.